Hi, good day mga katropa. So, today may nagdala ng itlog. Pipisahin po natin. So, bali yung dinala nilang itlog is 56 pieces. So, 56 pieces sa 560. Basta ito, pipisahin po natin na may similya at wala. Then, so, anong ginagawa ko ngayon? Naglilinis ako ng itlog. Itong itlog na dinala nila, medyo madumi. So, kailangan natin i-disinfect. So, para pag nilagay natin sa incubator, hindi mag-grow ang bakterya at mamatay ang similya. So, kaya kailangan natin linisan yung itlog. Sinasabi ko ng nanay nila, hugasan nila yung plato kasi yung nanay nyo pagod na yan. Kapag hindi nyo hinugasan yan, magtakasin yan. Yung mga ganitong ispat. Akayo lang po, puro ka nalala kayo. Visitor din po tayo ngayon, yung bumibili sa atin ng mga tilapia at mga pamapisa din. So, nagbubuo din sila ng IDOPS, Integrated Diversified Organic Farming. So, ayun po sila. So, isasalang na po natin yung itlog, ano? So, ayun lang po, isasalang na natin itong itlog. Wala po. Wala po. Wala po. Tapay. Pero tapay. Pero consistent section 1 siya. Tinder hanggang high school. Ano maintain niya yun? Sinalang natin yung 56 eggs. So, wait na lang tayo ng mga 18 days para ilagay na sa taas. And then, 3 days para mapisa siya. Tonight, we're going to make a candling. So, sisilipin natin yung itlog. Kung fertile egg o may similya o wala. So, tara! So, ito yung incubator natin. So, yung ating flashlight. So, ito yung ating incubator. Yung mga nasa ibabaw yon, kita nyo? Nag-start na siya mag-peep. So, kaya nasa ibabaw na siya. So, peeping ang tawag doon. Nagbubukas na yung itlog na ganito. Start na siya mag... Ayan. Ayan, kita nyo. Dahan-dahan yung pinipip yung itlog. So, konti na lang. Ayan, mabukas na siya. So, same as this one. So, itong isa rin, ganun din. So, basta lahat itong nasa ibabaw na to. Tomorrow, bukas lahat sila. Mag-open silang lahat. So, yung pagsilip ng itlog, para malaman nyo kung fertile, so kunin nyo itlog. So, ito yung flashlight nyo, 1,000 lumens. So, yan. Yan, kita. Wala akong magandang. Yan. Yan. Okay. Man, sabi ka. So,
Yan. Sa nakikita nyo, yung, yan yung sisiyo. So, yan. May mga ugat. So, kung nakikita nyo, may ugat. And then, yun yung sisiyo, yung kulay may itim na yon. So, yan. So, ibig sabihin, ito, sisiyo na to mga 10 days na to. So, nakikita nyo yun. May letter C. Tapos, yung mga ugat, makikita nyo na kulay red. So, ibig sabihin, ito ay isang fertile egg with chicks na. So, ayan. So, isa. Dated 21 po yon. So, ito yung another egg. So, sa nakikita nyo, siya ay clear. So, kung kailan pa siya nung 4 lang. But now, it's not clear. So, yun. Itong part na to. So, ikot natin. Nung 4 po siya. So, hindi pa masyadong visible. But, makikita nyo rito na may similya. Ayun. Yun. Yun. Yan. Kung nakikita nyo itong part na to, yan ang similya. So, pipihitin po natin para makita nyo ng mas maganda. So, yan. Yun. So, yan. Yan. Nakikita nyo na yan ang similya. So, ngayon, ang date is 8. So, 8, 4 days na siya. So, ayun yung similya. So, nakikita nyo yung dot na yon. So, ayun ang similya. So, ibig sabihin, fertile itong egg na to. So, 4 days. So, another egg na naman, silipin natin. So, anong date natin ito? Tingnan natin kung anong date siya. So, walang mark kung anong date. But, clearly, na nakikita nyo, yun ang similya. So, I think this is a 5 days. 5 days chicks na nasa loob. So, maliit pa siya. So, ito yung nakita nyo sa peking to. Peking duck. Ito. But ito, dated 1. So, 1 yung date. So, kita nyo. 1. So, 8 days na ito. 8 days na tong chick na to sa egg. So, yan. So, nakita nyo yung 3 days, 4 days, 5 days, and then ito, 1 ito. So, 7 days to. 7 days tong egg na to. So, yan. Makikita nyo, yan. So, yan. Kahit saan natin silipin. So, and then, so, ito, okay to. May similya. So, the same as this. 1 din ang date. So, kita nyo. Yun, may similya siya. So, itong itsurahing ito is, 8 days. So, ayan. Kita nyo yan. May blood. May ugat. May veins. So, ayan. Ito, tingnan natin kung anong date to. So, walang nakalagay. Walang mark. But, so, kita nyo. Malamang sa akin to. So, ayan. Nakikita nyo. Ito, sa base sa aking matagal lang ginagawa, itong one, itong isang ito is dead embryo. Dead embryo siya kasi yan, nakita nyo. Yun, dito sa. Itong part na to, yan, kita nyo. Wala kayo makikita ng mga veins o anything. So, yan. But, cloudy siya. So, ibig sabihin, dead embryo tong isang to. So, dead embryo yan. This one, so, kita nyo, yun, may veins. So, may cheeks. Kikita kayo, may chicks yan. Yan. Ayun, ang chicks. Itong black na to. So, yan. Yung veins niya, malaki. Yun, nakikita nyo. Yung blood vein. Nakikita rin natin. So, yan. Ito yung mga pagsilip ng sisi, ng itlog. So, tingin ko, yun yung isang yun. Base walang marking, akin siguro to. So, yan. Yan. Kikita nyo rin. 10 days to. Sa itsurahin na ito. So, dito sa amin, pag sarili ko yung egg, yan ito, lalabas na rin to. So, this one, yun. Kita nyo na yung beak. Ito, beak yan. So, ibig sabihin, kailangan na rin ito itayo. Tatayo ng ganyan. So, any day, any moment, mapisan na rin yun. So, ito, yan, kita nyo, ha? Ito ay
nasa 14 days na to. So kita nyo na yung way kung paano magsilip ng itlog. O yun guys, nakita nyo yung paraan natin ng pagsilip ng itlog. So kung kayo magpa-farming, kailangan nyo din nito. And then kung sabi nga nila, gusto mo itong gawing business, it's better na gawin mo itong business kasi ito yung panghatak mo ng tao papunta sa farm mo. Kasi magpapapisa sila sa'yo ng egg, then after magpapapisa sa'yo ng egg, yung mga ibang farm products mo, kagaya ng probiotics, mga bagay sa nursery, yung gulay, yung mga pasibol mo na mga halaman, so binibili nila yon, like ubas, strawberry, mint, spearmint, serpentina, marami sila. So lahat yun eh, binibili nila, so kailangan meron ka rin nun. Ito, attraction para magpunta. And then, ito rin yung makakapagparami ng iyong breed. So, kailangan mo talaga to mag-provide ng isang incubator. So, kami, nilakihan ko kasi ako maker. So, yung upper part niya, ginawa ko munang hatcher kasi medyo 700 yung karga. So, actually, 1,100 ang laman ito. In-adjust ko, kinalibrate ko para maging half yung task po niya ay maging hatcher. So hindi ko kailangan itong patakbuhin kasi merong hatcher na ako dito, yung taas, kasi kinalibrate ko siya para maging hatcher siya. So paano guys? Yun po muna, and this is Buboy Bubuyugski. Salamat sa mga subscriber natin. Don't forget to hit the notification button, subscribe, like and share.